So, check natin. Nice. So ito medyo maluwag na, maluwag oh. So yun na siguro kaya para ano, maluwag na siya. So saka yung texture niya, ito rubberized pa oh. Rubberized. Are, hindi mo na siya pwedeng ma-press, matigas na siya masyado. So parang lumiit na yung kanya mga rubber. So parang nag-shrink ba. So saka meron na siya crack din eh. Ano ko kasi nagli-leak, mas maganda. So, okay. Hello mga Trupa Pips, andito na naman tayo sa ating vlog about sa ating motorcycle. So andito tayo para magpalit ng oil cup cover para doon sa gilid, ito to. Yan, para hindi papalitan natin kasi nagtatagas na siya ng langis. Ayan o, nirepair ko na siya pero nagtatagas pa din. So parang may crack, ewan ko lang kung crack yun. Ayan, parang crack. So magpalitan ko na siya. Ayan. So ito isa sa aking papalitan. So parang pangalawa arding ano, shifter ko. So bago. Ayan. Ayan, yun, yun, yun. So aking shifter kasi is sa ito, maalog na. So ang laki na ng place. So nirepair ko na lang pero hindi na rin nagtatagal. So lagi nasisira. So palitan na din. And then, ang isa sa pinakamahirap gagawin is ito. So ang swing arm bushing. So hindi pa ako nakapagpalit nito. So ngayon ko palang matatry kung paano ito magpalit nito. So samahan nyo ako guys kung paano natin ito palitan. So bushing ng swing arm RKS 150. So ito, so, dalawa siya. Ayan. Palitan natin. So, kasi bago iparistro kasi umaalog na ang aking swing arm. So ayan, check natin. So, okay. Ano? Pam? Tapi semua hari atau tidak hari. Para malibre natin na rin cylinder head. So ayan, pili muna yung mga bracket. So okay na. Ayan mga Tsupapi, natanggalan natin ang screw, mga screw nya. So mga bolt, natanggalan natin ang mga bolt. So lasin na natin. Ayan, para nating makita ang what's inside.
So ito. Ang loob niya. So hindi ko alam kung nasaan ako. Pwede mong ipahanap 'yo. Ito yung papalitan natin. Ayan. So dito siya nagtatagas. Kailangan natin yung palitan. So, ito ang papalit natin. So, i-release na lang muna natin. So okay. Check natin. Ayan ang kanyang tracker arm. So naman malinis naman ang aking head. So lilinisan ko na lang. So pag ano, para maikabit natin ulit. So para running wheel na ulit siya. So problema kong tagas na to. So mawala na to. Okay. So ayan. Ayan, tips lang. So kailangan din natin laging alagaan sa langis ang ating motor, kasi ito ang magiging problema natin kapag hindi natin alagaan sa langis ang ating motor. So ito, kinakain yan kapag hindi natin alaga sa langis. So pag ano, lagi tayo mag change oil. So yan ang buhay ng ating motor. Ayan. Update ko na kayo pag okay na ulit. So thank you very much. Gamit tayo ng 3-bond. Gamit na to. So kunti na natin tira. So itong gamit natin dito sa surface. Lagyan din natin aring ano, rubber. Okay, maganda ang fittings. So lagyan na rin natin ng ano. Uy, napadami. Punas-punas lang, kasi konti naman ito. Three bomb. Para pantay. So, 3-bond. Ayan. Tignan rin natin to. Tignan ba natin lagyan. So, para mas maganda ang lapat. Sabihin mo nga. Parang limaw ba? Ikaw ang limaw. Huwag mo akong pinagulat, ha? Nakita mo si Michelle? Sige, nakita ko nga siya kanina. Lang doon sa harda ng opisina. Yes. Bilis na. Habulin mo na nga siya. Ano pa bang hinihintay mo? Dali na. Dali mo ba yan? Dali na. Eh ano? Gulaman? Gulila? Sabihin mo ba sa akong sagot sa ito? Bakit ko naman sasabihin sa inyo yung sagot? Tumulo ka lang aron. Nakurasan mo na ang mukha niya. Bilis mo naman, sisimula na ako. Yan, baka ka. Handa ka naman. Simula so, na lang. Sandali na, huwag mo na magsimula. Pwede mo bang primahan itong libro ko? Paborito ko kasi lahat ng mga sinulat mo. May koleksyon ako na lahat ng sinulat mo ng bangkanta ko. Pwede ba? Mamaya mo na lang siya tanungin. Kapag tapos na kami. Sige, mamaya mo na nga lang siya tanungin. Salamat ha. Makakainis ko. Ah, sige naman. Magsisimula na tayo ha. Ganito. Mabuka hey. Na at gumiti. Simula na ha. Kasi na natin doon. Mamaya mo ha. May nawawala. Magandang hindi ha. Maganda ang isang yan. Magugustuhan niyo ni Michelle. Katatagay ng simbolo ng kwadrado. Parang kapiraso ng kahoy. Pero mas maganda ang isang yun. Yan po.
ka nag-aaral sa kasintahan. Maganda po ang kalidad ng tiyamante ni Nanny Chan. Sumisimbol rin niya sa kagandahan ng hubog ng katawan ng isang babae. At saka, ang mga kinang ni tiyamante at kwintas ang simbol na sa kanyang maputi at makinis na balat. Kung gaano ka laki ang tiyamante na sinusuot ng babae, ilan din daw ang nadadagdag sa talino at ganda niya. Mukhang may punto ka naman. Pero sa tingin ko, dahil sa mga sinabi mong katangian, mas mabagay ang kwintas para sa amo ko. Titingin pa ako na iba rin sa kabila. Halika na, kapusta. Aba, nabili ko na. Ano na? Ang parang kahoy? Oo naman. Ayos niya. Masakali lang. Bakit? Itatago ko. Yeah, kilala mo na talaga ako, ha? Masakali lang. Bakit? Tingnan mo. Dali, merong sale. Kailangan mo ba bumili ng gamit? Oo. Ipan may regalo ba? Ayan, nakabit ko na mga chupapi. Ayos na ulit. So, ayun, may lumabas ng konting mga ano. Okay naman yan. So, ito siya ulit. So, sana wala nang lagas. So, ayan. Okay na. So, bracket mo na ano. Lagyan natin para okay na. Okay. Ayan. Kabit ko na ulit yung bracket. So, ayos na. Ayan. Sabihin mo nga, bakit ko naman kailangan sabihin pa sa'yo na may gusto ko sa kanya? Open ulit ang ating RTS. So, let's swing up naman tayo. Bagot. Okay lang. Thank you for watching. Mua-mua.